Chill, biwa, bariba, binang masaya. At sakto kasi, merienda time ngayon. Merienda time ngayon, mga kaibigan. Sakto yan. So, sabayan nyo ng kain itong ating MPL, yung mga paninda namin. Oo, yan. Bili na kayo, gulay-gulay. 5 pesos lang. Into the lab, we go, let's go. Si Kaya, si Kaya, Kuya Shin. Alam natin ang binago kay Kaya dito, yung kanyang mga electric bombs. Kapag ginamit niya yung kanyang gale force, eh, napakasakit. May naiwan, no? May naiwan. Level 2 pa lang, gera na yan, eh. Hindi niya nahihintayin yung kanyang ultimate para gumera. Habang standard ba naman ng Kimi dito, ang side ng Cignal Uta Ultra eliminating the Kimi potential. Lagi naman, no? Space impact, di talaga nawawala yung DPS niyan, pero mga possibilities na maging open dito, isa na dun sa tatlo. Grok, Cho, tsaka Harit. Harit, Gushon, pwede rin. Gushon na nga. Kaibigan, galing na si Carl TC, di ba? Nagwawala sa Gushon niya. We get the Grok. Let's see if this will be a Cho or will this be a Harit ban. Kuya Shin, ang nagpainit sa MPL kasi ngayon dahil sa mga revamps na meron ng mga heroes, nakakita tayo ng Lana, nakakita tayo ng Paella. Ikaw lang naman nagnanali. Pare, nagnanana. Na no? Doon sa MPL. Last week nagnanana ng Archangel. Ang makulit, iniwan mo si Nana nung nag-improve. Oo, boy. Dahil kasi napanood ako ng mga teams. Parang yung galing naman siya magnanana na kaya tayo. Parang ganun eh. Tapos nakita rin ng ng Munto na parang kailangan natin ibang pinana kasi ginagamit pa na ng mga ka. Parang sayang naman. Sa akin dyan, hindi nila baguhin yung Selena. Okay. Pwede na lang. Totoo. Yapi. At tabayanan na yung mga niluluto namin. Oo, naman, marami. Legends. Anyway, Harit na kaagad nga. Basic. Dito. Ang ginawa ng Cignal Ultra, they want to open up more options. Ang interesting, they don't want, parang preferential, no? Na ayaw lang nila laruin yung Claude ngayon. Clothers. Leomar Dacho. Leomar Dacho, magandang dito, Kuya Shin, ng sabihin natin pang counter sa Harit kasi pwede mong sipain yung Harit palabas ng Zaman Force. Pwede mong lagyan ng kabayo yung loob ng Zaman Force. Hindi mo matatakasan din yung Leomar pag nagbuo ng momentum talaga yan. Kumbaga, eh, walang dash, walang ano yan ka? Equal rights yan ka? Parang ganun yan ka? Hindi ka makatakbo ka? Hindi ka makatakbo ka? Parang ganun yan eh. Ako, hinihintay na. Maka hombre! Ayos na yun. Nako, doy! Nako, si Hellcurt Angle nilabas na rin dito. Ano ba? Team J ka ba o Team T? Team J o Team T? Kahit sino ba doon? Kahit sino doon? Tayo yung audience lamang. Audience lamang. Piling ko lahat tayo audience doon. Audience lang. At curious ako kung sino yung hindi audience na rin. Oo, may mga Team T. Basta ako, MPL lang, MPL. Hindi ako Team B. Basta ka? Nako. Isipin mo yun, no? Pasaway lang si Kahombre, pero wala enough. Naging nabalit tuloy yung pagiging pasaway. Pagiging palcups niya kasi pasaway rin pala yung mga niya, no? Basta tayo di basta ang iniintay ko na lang tayo yung i-disc, Kuya Shin. Naku, wag naman. Pwede. Wag, alam mo kung bakit? Bakit? Magre-reply tayo. Ayaw ko mag-reply, mga kaibigan. Ako magre-reply lang ako, hello. Ganun ba? Pili ko hindi. Hindi, reply ako. Shoutouts ka pala sa MTV. Oo naman. Sa mga tropa natin. Sa mga tropa natin dyan sa MTV. Anyway, going back into this draft, nasa second ban na po tayo. So, ang sinagot dito is Hellcurt. Priority on si Hellcurt. That's actually a good pick. Gusto ko yan. Uy, standard dito ang Cignal Ultra. Makikita natin probably Gushon ni Kuya Dizanya to. At si Kuya Tets ang gagamit ng Minotaur. Ang isa pang interesting dito, Cignal Ultra, pare. Kahapon, nireveal nila ang support Alice na ginagamit ni Kuya D. So, nagkakaroon support na ng mga... Alice. Nagkakaroon na ng mga iba't ibang roles sa mga, kumbaga, nagiging flexi picks. So, saan nililain yung support Alice? Pinambabody? Pinambabody lang, oo. Tamang ano lang, flowing blood. Sa totoo lang kasi, ano yung item? COD? Hindi ko maalala. Mga ganun. So, mga siguro ganun. No, kasi Clock of Destiny lang, parang okay Gucci ka na yung Alice. Gucci ka na eh. Meron pa yung nagpapakunat ka lang kasi may extra damage ka na dahil sa mga souls. So, hindi mo kailangan. Pero, yung setup dito ng Phoenix medyo Kuya Shin, panglaban. Oo. Gwen Esports. Yapi. And wow, yun, Pew! Isa lang, Kuya Pew! Ay, Pew. Na-miss natin to. Pero, Kuya Shin. No? Ito yung hindi ako nakahinga. Hindi ka nakahinga. Selena, no? At saka, ito rin yung tumalo sa Brin nung isang araw, Kuya Shin. Ay, isang araw pa rin. Last week. Selena pa rin. Hindi pa rin nagbago. Kumbaga, sabi ni Pew, ito ang tunay na Kryptonite. Sa Superman. Pero kulay blue. Si Lina, mga kaibigan. Anyway, we get the Guinevere. Actually, you know, taking seriously this meta right now, Guinevere is considered a very strong hero. Akala mo mage, pero fighter. Ang masakit dito, Kuya Shin, yung passive kasi ni Guinevere, yung auto-attack na medyo extra damage, kapag napuno yung bars niya, atakayin ka niya, isa psycho ball ka niya bigla. Napakasakit. Ayun yung sinasabi ni Athena dyan, especially having the King of Fighter skin, sasabihin niya, psycho ball! Gagano'n yan.
Matinis, no? Matinis. Hindi kaya ng boses ko. Tsaka ito pa, yung question. Yung Athena, yung Guinevere kasi, maganda rin siyang i-combo sa mga long ranger. Yes. Kasi napakalayo nung kanyang, ano, nung kanyang follow-up? Talon. Nung kanyang talon. Kanyang follow-up. Tapos, nagsasycle rin talaga. May iniiwan pa siyang image, kumbaga. Mm. And you have to consider then yung spell vamp, yung power ng spell vamp dito kay Guinevere. Isa yun sa mga pinakamalaking bagay in factor terms of dueling. Again, sa mga viewers natin dyan, wag na wag nyong kalimutan i-share itong natin game. Ano na tayo? Second match. Second match pa lang. Ng MPL. Oy, maraming salamat. Bigay nyo pa kahit 100 matches. Laban lang kami dyan. Oo, laban lang kami dyan, ka. Laban lang kami, ka. Eto na, ka. Into the game, papakilala ko na, ka. Ladies and gentlemen, natalo, no? Si Kuya Touch. Kuya Touch. Natalo nga. Si Kuya Touch. Ang gagamit dito ng Arit. Si Kuya Aros. Ang gagamit ng Akai. Si Dain. Ang Dain ang gagamit ng Hellcurt Wave as the Guinevere at si T, parang T-Pain ang Lolita. Si T-Pain ba yung kumanta ng ano? Mix. Kiss. Cignal Ultra on the red side. Few on the Selena, D for the Cho. Ted sa Minotaur, Disanya on the Gushon, at si Yaku ang Leomord. Medyo mainit ang laban na ito. Sinauso ang Guinevere ngayon, especially in the ranked games. Medyo mataas ang, medyo God tier ang pagpili sa kanya. Kapag kinombo mo pa siya ng mga may mga knock-up dito, yeah, extra damage from the Violet Requiem. Ganda yung pang-farm ng stars yan, yung ano, Guinevere. Oh. Kasi ang bilang na bilang yung mga tao nag-consider ng damage talaga ng Guinevere dito. Tsaka ano siya, sustained damage siya eh. So hindi siya ultra burst, pero ang hirap niya patayin, kaya medyo, eto na! Gera ka agad yung 3-on-2 sa bandang taas, pero grabe, first blood ay makukuha dito ni paring Hellcurt, tas natama pa yung Synchro Vision doon kay Kuya Cho. Dalawa ka agad. Ang nilamon ng Finesse Phoenix dito, mga kaibigan, Disanya at si D. And the best part about that one, it's delivered lang din kailangan kay Dain hand to touch. Naku po, medyo mainit yun. Kuya Shin, ayaw mong mawawala ka kagad, especially if you're if you're a Cho, gusto mo kaagad makakuha ka ng mga magandang boots. Yeah, para makapagano ka, spammers. If I'm not mistaken, Magic Shooks yata is CDR. So, CDR. Okay, so talagang yung Violet yun. Tapag kagad yung hindi, yung M-Pen yun eh. M-Pen eh. Yung Magic Shoes yung pula. Medyo hindi ganun kadalas. Ayun, no? Ayan yung Magic Penetration. Hindi lang lagi napipili talaga yung Magic Boots eh. Kasi, pero, I mean, you can get your CDR onto other core items later on. Baka gusto pero, pero tumama yung Abyssal. Si Pew talaga. Grabe talaga si Pew. Si Pew, ano yan eh? Psycho Arrow. Si Pew, pumapasok yun ng pana. Sasaykohin ka lang. Kunyari, atakein ka. Pero atakein niya yung mga kalaban niya, yung mga kampi niya yung atake sa'yo. Tapos bigla ka na lang niya i-dash in. Alam mo, kalupit yan. Yung mga ganong klaseng arrow, hindi yun yung mga intro arrows pa lang yun eh. Si Pew, tumitira yan when it matters. Patay na naman si Pew. Nabate. Pero meron na namang Zaman Force dito. Samama pa ng Hurricane Dancers. Napakaganda ng Minowans Fury. Pare ko, pero may Shadow Blade Sutter si Disanya dito. Pero nag-Violet Requiem si Madame Gwen. Ayun na naman sinasabi natin. Psycho Ball. Pero nako, buhay pa rin. Patay pala, mga kaibigan. Tinapakan niya ako with the Phantom Stomp. Si Touch, may bawi dito, pero isa lang. Dalawa din yung, rather isa din na nakuha ng Finesse Phoenix. Kumbaga, and 3-1 sa ating laro. Pag yan, nasecure ngayon ng Cignal Ultra, they'll have the gold lead na. Ito kasi, ito maganda kasi sa Cignal. Not yet. Nakuha. Even lang. Si Golden. Ito kasi maganda sa Cignal Ultra question eh. Kapag ano, nakakuha sila ng mga kills, instant punish ka kagad eh. Tsaka napakalupit si Kuya Yao kasi, magaling maglakbay yan. Pag pinapanood mo yung stream niyan, iniikot niyan yung buong mapa question, kahit sino pa hero gamitin niya. Medyo mahirap paniwalaan yung sinabi mo kasi yung huli kong panood ng stream ni Yao, iba yung damit na suot niya eh. Ay, oo nga. Parang nakasando ata siya noon eh. Oo. Iba, kakaiba. Kamukha niya si Guinevere. Si Guinevere, tama. Nang ibang mabagi. Pero mainit yan si Kuya Yako. Ayan, kakasabi lang natin, meron mang Phantom Stamp doon, meron the Bulwark and the Flash Out, Flicker Out, para kay Tian ay makakapagsabi. Hindi yung mga Mobile Legends players ngayon, nag-iiba ng anyo. Pati rin si Doggy, nag-iiba ng anyo. Kulang na lang tayo, mag-iiba ng... Ganda ng setup! Kuya Shin to the Hurricane Dancers, kaso walang damage. Yappy, Bobby Tricks. Kinuha lang lahat ni Tets. Here comes the end. Didin nga ba? Hindi naman. Into the tank here ng Cignal Ultra. Habang sa Gedli, pwesto lang muna si Few dito. Getting the timing or maybe getting the arrow here onto the Hellcurt. Sabi ni Tets dito, wala siya pa kaya. Yung nahuli na naman yung Hellcurt. Hellcurt angle, namumula. 1-2 up, pero makakapag-mamba out siya. Okay. Shin. Hindi enough yung damage kill, for the into the mid. Pero into the mid, mamatay ata si Tian dito. Tamang last hit lang si Kuya Yako dito. Kuya Shin, yung dabi sa
laro won't connect para makuha pa sila ng kill, pero set up lang pala yun para makapag-space si Pew sa bandang top lane. And that's the problem here for Finesse Phoenix. Napakaganda ng simula nila, even the off-ramp setup, and again, yung dinideliver na power ng mga hero nila dito. In unison, ang problema, I think hindi yata nakaka-count dito yung capacity ng heroes ng Cignal Ultra na mag-follow up. Oo, katulad ng ginawa niya ako dun sa may bandang baba, Ross. Ang ganda, ganda ng Hurricane Dancers, pati Zaman Force, pero kailangan pa nila ng burst damage kasi manggagaling yung burst damage dito ng Finesse Phoenix kay Helcurt eh. Kasi nga, nasabi natin kanina, Queshin, yung Guinevere, hindi naman siya yung rung lang na damage eh. No. Ano lang siya eh, jug lang yung damage niya. Okay. Yun ang mahirap. Lahat yun na kay Kuya, ano? Lahat yun na kay Kuya Helcurt pag tumama yung DPS. E ang ginagawa ni Pew dito, bantay sarado, Queshin. Yup, zoning out the Helcurt. Buti na lang itong si Dane eh, makadodge mo. Kumbaga doon sa mga arrow ni Pew. And now they would have the free time here in taking this top lane outer turret. Tapos na, ano pa sila, nababox out pa sila ni Kuya D dito with the Iori skin. Sabi ni Kuya D, gamit na gamit to eh. Basic na basic lang to eh. Sabi ni Bede. Bay to the sick. Tsaka nangyayari kasi dito kay Shin, dahil nadadad yung Guinevere, hindi rin nakakapagpwesto ng magandang talon yung Guinevere ng ano, ng setup. Kasi ano lang ba yung nakap dito ng Finesse, ng setup dito ng Finesse Phoenix? New Minum Blast, papasok yung Guinevere, tapos pwedeng i-Hurricane Dash. So, dami nilang crowd control. E paano pag cooldown na yung mga ultimate nila? Yeah. Wala na silang no choice. Malaki yung drop dun sa damage kasi walang opener para sa Guinevere. Oh, let's see here, on to Rust. Face check mula kay D. Face checks mula kay G. Pero ano lang, mamba out. Daan-daan lang, daan-daan lang. Focus sa laro natin, 6 minutes into the game. There's the turtle available para sa mapa natin. The interesting part here, si Pew yung nagmumukhang solo. Ay, hindi naman. No. Nandun lang si Space. Yango is still the one onto the off lane. Yeah. So steady lang ulit. Ngayon, there's a convergence sa may gitna. Yes. Ang ganda kasi ng combo ng Cho, Minotaur, tsaka Gushion, pare, no? Lahat yan zoning eh. Yeah, yeah. Zone game yan eh. Pero nagkaroon ng Townsend Pounder dito. Tets na naman, pare. Napakakuna. Tignan mo kung galing mag-box out. Oo, oh, yan. Saka sinadinasalan ni D dito. Ay, Minotaur's Fury sa tatlo, man. Op! Op! Lollipop! Oy! Grabe naman, pare. Ganda ng Drinowing. Pumpkin at saka Espada. Pero buhay pa rin si Tets. Pero Tets ay mawawala na habang may nakap mula kay Didi. May flicker pa. Abi sa laro, tumama dito sa ating panda. Nandito na ang kabahay ni Kuya Yaku. At sabog silang lahat. Pumasok pa dito si Kuya Disanya. So at mukhang ito na ay disgrasya. Guinevere, Violet Requiem. Tumama sa dalawa. Pero chug lang ang damage niyan, Kuya Shin. Nako, si Disanya kailangan matraski yung heal niya, maka-cancel doon. Actually, nawala siya mismo doon. Mga kaibigan, 7-3 sa laro. 3-4-1. Lumamang ang Finesse Phoenix, Kuya Shin. Medyo magulo ang focus fire na meron. Oy, pero Pew na naman! Buwelong-buwelo, kaibigan. Buwelong-buwelo? Si Jennifer dito. Si Jennifer. Si Jennifer. ang ganda ng mga arrow ni Fee, di ba? Yung backline for the dive, pero hindi talaga makakommit yung parang full damage dito onto the melee form ng Selena. Pero ang lupit talaga ni... Tsaka yung setup dito ng tatak ni Tian. Okay, na Lolita. Ang ganda ng bulwark niya dito, Washin, pero may paggabi dito. And still, it's Pew onto the Selena, even though namamatay ang Cignal Ultra dito sa mga asim moves nila. Yeah, namali ng talon si Yako doon, actually targeting the neutral minion. Oo. The Lord was taken in, pero 7-5 sa laro natin. The best part about this is yung Finesse Phoenix. Yes, may lamang nga sa kill. Oo. It does look like they're... Nakakabawi din naman yung Cignal Ultra dito, pero ang maganda kasi pantay-pantay pa rin yung gold. Tsaka pare, ano, actually Cignal Ultra yung nakakuha ng mga objective dito na malulupit eh. Yung dalawang Lord, ay actually yung dalawang Turtle. Mm. Kaya ang hirap. Turtle, yes. Tapos nagkakaroon kasi ng setup ng pana, hindi sila makapasok agad, men. Actually, tumadama yung pana, kaso ano eh, parang ang hirap i-follow up, diba? It's very risky, you have to jump, bypassing an Akai, may Lolita pang kasama. Tama, so ang ginagawa nila, si Tets ngayon, yung pinapalapit, they wanna bait out the spells. Nagkakaroon sila ng ambahan dito, ladies and gentlemen, kaps na nakap mula kay Kuya D, habang nandito si paring Tets, tamang box out lang, Kuya Tian, sino magsisetup dito para si Finesse Phoenix? Let's see, sabi nila dito, hold lang natin yung tore. Tore-tore lang, pero pumasok na si D dito. Tignan natin, mayroong dash in mula kay Kuya Touch, pero wala pa rin nagaganap. Nagkakaroon ng tsa-tsahan, Kuya Shin. Pero pag lumapit itong minion wave na to, tapos na yung toring yan eh. Pwede ilapit ni Tets. Lalapit lang ni Tets. Ay, hindi. Kinancel ni Tian. Ang ganda nung ginawa ni Tets. Siya yung kumuha ng turret aggro. Oo nga, siya nga, pero may Hurricane Dancers. Medyo magulo ata. Flicker out kay D, pero tumama yung Hurricane Dancers. Pero ito na yung Minion's Fury. Samahan mo pa ng Phantom Steed. Killing spree si Kuya Yako dito, pero mukhang aayaw na ata ang tropa mo mula sa Finesse Phoenix. Yep. Oh, grabe. Arrow, few will follow up. Ay, follow up technique. Tignan natin. Nandito na naman si Disgracia. Kuya Disanya.
And he tamang lasit lang, Weshin. Sakto rin sa pagbaba ng kanyang Phantom Steve at best, at least maximum uptime, no? Yung paggamit ng kanyang Phantom Steve dito. Good thing that Dane was able to go for the push as well into the top lane turret. So, halos equal pa rin in terms of map control into the items. Makikita natin at both of our players here, lahat ng teams natin already entering their second core item. Concentrated energy on top of the Calamity Reaper ng Harit dito. Mm-hmm. Habang yung COD naman ni Gusho ni Desanya ay may lightning truncheon lang kasama. Pero ang lupit ni Desanya kasi dito pumesto. Koyeshin, hindi siya mahuli-huli. Nahuli lang siya kapag tumatama yung Violet Trick Beam sa kanya. Pero ang magandang ginawa naman ni Kuya Dian dito, in-even up yung trade. So medyo, kahit papano, nagdi-dictate ng onting map control ang side ng Finesse Phoenix. Kasi maintindihan mo rin naman si D yung advantage niya doon, ha? Ano yun eh, risk nga lang. Risky. High risk, high reward kasi nakakuha sila ng push. Gugulatin niya sana na makuha yung knock-up sa may bandang unahan tapos ipa-follow up ni Tets. Kaso wala, namatay ka agad si D dito. Pero merong Phantom Steed dito na lumabas. Tingnan natin dito si knock-up ang Kuya Hellcurt mo. Mega kill para kay Kuya Yako dito. Tamang regen lang siya dito. Going for the Phantom Stop. Abyssal Arrow won't connect. Nandito na naman ang Froggy mula kay Ras pumasok dito. Pero napakagandang Violet Trick Beam. Pero makakapatay na naman. Si Parang Harit kinancel. Tricks. Ang ganda ng Minowans Fury to the cancel. Pero double kill. Mula dito kay Kuya Touch. And Touch is enough. Pew. Pumapasok dito ng mga kanyang mga dashes. Pew dash out ulit. Pero hindi ka makakatakas, Pew. Akala mo, Lancelot yung Selene. Pero hindi na rin nakuha yung first kill bite dito, mga kaibigan. And that leaves Yako to go for the push here into the mid lane side. The thing is that Cignal Ultra is holding the pressure down to FNS Phoenix. So kahit parang walang established na lamang sa laro natin, parang mapapatingin nga tuloy dun sa Cignal Ultra. Pero again, yung mga ganitong plays, hindi pa rin ganun talaga kalinis. Sa totoo lang, wala, yun yung problem. Ang maganda kasi sa FNS Phoenix dito, pare, they're holding the line ng sobrang lupit. Ang ganda ng depensa nila. Hindi sila nagtitake ng risky na pasok. Hinihintay nila pumasok si D. Hinihintay nila pumasok si Tets bago gigera ng Zaman Force. Puro papasok yung sa Cignal Ultra . So yun yung naiintindihan ng FNS Phoenix. So abang na lang nila. So sabi nila dito, pumasok kayo. Pero subukan nyo pumasok. Buksan mo, papasukin ako. Sabi nga ng Phoenix dito, okay, Shin. Inaabangan lang din nila. They are gonna be converging here into the Lord side. Ladies and gentlemen, ay, nakita niya. Pinumpkin. Nahuli si Pew. Pero of course, alam natin na yung mga ganyang klaseng gauges is just to get the scout kung nasan yung pumana! Pwesto na mga kalaban. Sa pool ka na naman! 5 seconds! Pero meron kang spital migration dyan. Joke lang pala yun. Hindi, meron traps . Nagkalagnat na siya nung tinamaan siya ng pana. Natin na yung yung pana, may palaman. May palaman na virus. Hindi siya nakapagbakuna, Koyeshin. Hindi siya nakapagbaksin. Tinamaan siya dito, pero meanwhile, dito nagpagabi na naman ang ating Hellcurt, pero pulado si parang Yaku. New Minum Blast, tatamaan pa sila. Yes, tinamaan ang dalawa. Pero napakalupit pa rin ni Yaku dito with the dodge boss, Koyeshin. Digidig. 588 damage. Hindi atras si Yaku. Ay, pumana na naman. Tinamaan na naman yung panda. Grabe naman yung follow-up talaga ni Pew dito. On this, Selena. Now, it is very clear, pwede mo nang sabihin na lang din yung Cignal Ultra dito sa laro. The biggest question is, with this kind of dead timers, at the minimum 15 seconds, can they take an inhibitor turret? Tignan natin, Kuya Shin, dahil iba talaga si Pew, yung Selena ni Pew yung nagsisetup . Kasi sabi dito ng Cignal Ultra, yung mga hero namin mahilig pumasok, pero itong pana na to, pag ito yung pumasok, pwede namang hindi kami pumasok . One day may arrow din yan sa akin ng Selena ni Pew, man. Grabe yung accuracy. Well, there is the pressure now established by Cignal Ultra here. And again, that's the problem nga dun sa Selena talaga. Alam natin, nasabi nga ng Blend Esports, the thing about Selena is you really have no idea kasi kung saan papatungo. Kung saan nagagaling yung araw. Kung saan patupatungo. Kapag tinama, tama. Tsaka, question, kapag tinama ka kasi, hindi mo alam kung gigera ba yung Cignal Ultra sa'yo o hindi. Kumbaga, madidistract ka. Magbabakpa ako gigera na kami. Ganun yung mangyayari sa'yo. Yes. Ganun siya mang psycho. Kung may psycho ball, may psycho arrow. Sabi dito ni, Kuya Pew pa, skin pa kayo. Kami, Selena ko, tamang DJ lang, Chilbe lang yung Selena ko. Yung pinakamahal niyang skin, Naman. Si Montorts nga, hindi nga nire-release, hindi ko mabili-bili, man. Yung skin na yan? Nauubos na lang yung diamonds ko, kakapamigay. Si Kuya Pew lang ang meron yan? Hindi naman. Limited edition skin kasi yan. Pero ang tingin ko kasi, Kuya Shin, ang pinakamalupit bumakasot dito, si Dilo at is 6 assists, Kuya Shin. Galing sa arcade, kumbaga. Pero again, you cannot really discount Venus Phoenix here. They still have the Akai, they still have the Lolita. Isang tamang tatak, tapos pinalawapan ng isang Hellcurt dyan.
That's gonna be bad. And especially if they catch Yaku opposition here. Pero Yaku already with the immortality. Pumapana na naman. Grabe naman yung aliyop! Aliyop! Tangpe! Alam mo yung mga panang ano? Yung mga panang hindi enough yung tumatama. Oh. Yung, alam mo yung panang hinahabol mo? Hinahabol. Hinahabol mo na para tumama. Para tumama. Pag embrace the arrow. Yung pana pag hindi tumama, chamba. Ganun yung mangyayari, ganun. Kuya Shin. Ganun, yung pana ni Selena. Grabe naman yun, men. Tapos na isahan pa si Kuya Ram. Tinusok. Alam mo, tusok gaming. Kulang eh. Hindi daw tatama. Plinicker. Plinicker to the arrow, men. Sabi dito ni Kuya Tian, teka lang, ano eh. Kulang sa highlight. Kulang sa highlight. Kailangan ako tama. Grabe si Pew talaga dito, men. With the arrow. Man. With the sacrificial arrow technique. Yapi, of course, with all those headlines, syempre nakita rin natin yung follow-up dito ng ibang membro ng Cignal Ultra. They're gonna be taking this game one, not cleanly actually, against Phoenix, but a win is a win, mga kaibigan. Ang lupit naman nung Kuya Shin. Ang naging dilema kasi dito ng Phoenix, pare, parang kulang pa sila sa ano eh. Kapag